up mga papi at mami, welcome to Robby's Kitchen. Ang alam ko, lulutuin ko is flavored pandesal. Merong ubi pandesal, chocolate pandesal, and cheese pandesal. Since trending siya ngayon, ang flavored na yan, sasakyan ko sana. Ang kaso, kalagitnaan, nag-decide akong baguhin. So, tama ng daldal, simulan na natin to. Let's go! So, bago ang lahat, simulan natin sa paggawa ng tangzong. This is my favorite part sa paggawa ng tinapay. It gives you a lot of improvement sa mga normal bread lang natin. So, ang gagawin ko is isang batch na lang ng tangzong. Then, hatiin ko na lang siya mamaya into 3 equal parts. So, we need 1 cup full cream milk and 1/2 cup of all-purpose flour. 1/2 cup of water. Just mix it until very thick consistency like this. Now, dapat sa ating unang pandesal, dapat ubi pandesal to eh. Hindi ko alam anong nangyari, pero simulan na natin. Kailangan natin ng 3 1/2 cup of all-purpose flour. And again, I'm using dry active yeast, so di na natin siyang kailangan ipabloom. 1 tablespoon ng yeast, 4 tablespoon or 40 grams of sugar, and 1 tablespoon of salt. Mix lang natin ang ating mga dry ingredients until fully incorporated na siya. Then, salang na natin sa ating stand mixer. Then, we need 150 milliliters warm full cream milk. It should be around 105 degree Fahrenheit. So, habang nagmimix yan, hydrate na natin ang ating ubi powder. Just add sa ating ubi powder 1/2 cup ng milk and 1/2 cup ng water. And make sure malaki lalagyan nyo at huwag kayong gagaya sa akin. Haluin natin maigi and make sure na wala siyang masyadong lumps. Pag nahalo na natin, we need 2 egg yolks. And lagay na natin ang ating ube mixture. Followed by our tangzong. Mix it for about 1 minute then add tayo ng concentrated ube flavoring. Around 1 to 2 tablespoons. This will improve the color and the taste of our ube pandesal. Puno. And I'm sorry for that, hindi ko na-videohan, nilagyan ko siya ng 1 tablespoon ng olive oil, mga beshi. And mix it for about 10 to 12 minutes over medium-high speed, mga beshi. And after mixing it, lipat lang natin siya sa clean na mixing bowl. Lightly grease lang natin and place your ubi dough and leave it for about 2 hours or until mag-double na ang kanyang size. And just like that, tapos na ang ating first dough. Same process lang dito sa ating chocolate pandesal, pero bago natin simulan, I'm using Hershey's dark chocolate. So, roughly chop lang natin siya. After chopping it, simulan na natin ang pandesal puno natin. So, we need 3 cups of all-purpose flour, yeast, sugar, and salt. And lastly, 3/4 cup of cocoa powder. Make sure na sifter niya siya or salain nyo to avoid big lumps. So as you can see, madami siyang buo-buo. Nagdidikit-dikit, durugin nyo lang siya and okay na yan, beshi! Mix lang ulit natin until fully incorporated na ang ating dry ingredient. Using again my stand mixer, add our 130 milliliters of warm full cream milk followed by our tangzong and 2 egg yolks. And last, 2 tablespoons ng olive oil or vegetable oil. At pagka nasa 11 minutes ka na, add na natin ang chocolate natin. Mix it for about 1 minute, mga papi. Pagkatapos ng mga kaganapan na yan, look at this. Mukha na siyang brownies. Pero once na naluto natin yan, pandesal yung texture niya. Isn't it amazing? Lightly grease lang natin ang ating mixing bowl, then lagay natin yung chocolate pandesal natin sana. Then leave it for about 2 hours or until mag-double na ang kanyang size, besh. And for the last pandesal natin, ito, napaka-underrated nito. Pero I think ito yung pinaka-favorite ko sa tatlo. First, we need 1 cup or 250 grams of cheese. I'm using Eden cheese lang, beshi. Grate lang natin. And after grating it, repeat lang natin yung process. Wala na kung anong-anong egg-egg tong cheese pandesal natin, mga beshi. Mix lang natin for about 10 to 12 minutes. And pagka naka 11 minutes ka na ulit, add na natin yung grated cheese natin. Mix lang natin ulit for about 1 minute. Then, transfer lang natin siya into a clean mixing bowl. Lightly grease lang natin para hindi siya dumikit. Leave it for about 2 hours or until mag-double na ang kanyang size.
So while proofing ang ating mga babies, toast lang tayo ng breadcrumbs. Until dito sa moment na to kasi, Beshi, alam ko talagang lulutuin ko pandesal eh. Toast lang natin yung mga breadcrumbs until malapit na siyang mag-golden brown para mas maganda ang texture niya at kulay niya. Siyempre, yung lasa niya mas masarap, mga beshi. Once na okay na, using a blender or food processor, blenderin lang natin. Tama ko blender. Blenderin lang natin siya until magpino na siya, papi. Pag okay na, set aside lang muna natin to. And after 2 hours of waiting, I came up to an idea. Nagawin ko na lang siyang bread rolls. And let's see kung maganda ang kalalabasan niya or ibabash niyo na lang ako. Sad. So after proofing, punch lang natin ang dough natin and then using a rolling pin or kung wala ka nito, bili ka sa Shopee or Lazada. Mura lang yan, beshi. Or use kahit anong round shape na bote kagaya nung sa Emperador Lights na bote. So i-roll na natin tong ubi dough natin into a rectangular shape. Then pag okay na, pahira na natin ng ubi jam. Use your favorite ubi jam, mga beshi. Shout out to Good Shepherd. Nakakamiss, no? Tara, Baguio. Tapos, share ko lang, comedy lang. Hindi ko alam paano siya hatiin ng pantay-pantay, so I use my rolling pin as my guide. Ang kulit lang. At pagkatapos ng pahirap paano hatiin ng pantay, it turns out na hindi siya pantay. Ang galing mo. Clap-clap sa'yo. So hayaan na natin yan. Dapat kasi ang panghati dito is yung plos, yung sangipin, or tamsi, o sinulid. Wala akong makita, so pinanghiwa ko lang is yung kotselya ko. Galing, no? So after natin mahiwa, sorry na ulit, huwag nyo akong i-bash dahil nagpapauso na naman ako. Innovative lang akong tao, lalo na sa pagluluto. Pacham-pacham lang tayo, mga puffy. So after natin siya ma-portion-portion, toast lang natin siya sa breadcrumbs. Panindigan pa din natin na pandesal kuno itong gagawin ko. Once na fully toasted na sa breadcrumbs, lagay lang natin siya sa baking tray natin. And set aside natin, then punta tayo sa chocolate rolls natin, mga puffy. At pagpasensyahan nyo na ang apron ko. Ganyan talaga pag gumagawa ng dinapay. So, disregard nyo na yan. Huwag nyo lang pansinin. So, dito sa ating chocolate roll, I'm using Nutella as my chocolate filling. Transfer ko lang siya sa mas maliit na lalagyan and after that, roll na natin ang ating chocolate dough. Gaya nung sa ube. And don't be shy na maglagay ng konting harina sa ating rolling pin at medyo madikit si Beshi. Pag okay na, lagay na natin ang ating Nutella filling. Damn! Sarap, no? Ang dali lang nito, Beshi. Gawa ka na din. At pagka gumawa ka, huwag mong kalimutan, itag ang aming page para pagpalain ka palalo. So, same process lang ulit. At mali-mali pa rin ang aking marking sa paghiwa nito. Ang bubububububu. After natin mahiwa, toast lang ulit natin siya sa breadcrumbs. Then set aside ulit natin, then let's go to cheese roll, baby! I'm using quick melt na cheese para dito sa cheese roll natin as my filling. And careful and don't go crazy na maglagay ng maraming cheese. Nakakaumay yan, beshi, pag sobrang daming cheese. Lalo na itong mga cheese natin. But if mozzarella ang gamit nyo, okay lang kasi hindi matapang ang lasa niya. Kapag nalatag na natin ang ating mga cheeses at sobrang cheesy na natin, i-roll lang natin at hatiin lang natin. 2 inch ang hati ko, I think this is the sweet spot for bread rolls. And pag okay na lahat ng bread rolls natin, proof lang natin ulit siya for about 2 hours. Don't skip this part, buhay talaga ng mga baker, need mo ng madaming time para makagawa ka ng masarap na tinapay. So after 2 hours, bake na natin 18 to 22 minutes over 325 degree Fahrenheit. And syempre, while baking, panindigan na natin to. Gawin na natin bread rolls. Syempre, kagaya lang sa cinnamon roll, meron siyang cream cheese glaze sa ibabaw. And since biglaan to at hindi ako ready, gawa muna tayo ng confectioner sugar or powdered sugar natin. Dito, need mo ng blender. Lagay mo lang 1 cup ng sugar and blend it for about 3 to 5 minutes or until fully powdered na siya. Pulse-pulse mo lang siya sa umpisa, check mo lang if okay na siya and once wala ka nang nakikitang buo-buo na sugar, edi okay na. So after that, simulan na natin gumawa ng cream cheese glaze natin. Using a food processor, lagay na natin ang ating cream cheese. Around 8 ounces or 1 stick ng cream cheese.
So, kapag creamy na siya, pag okay na, add na tayo ng butter natin. Roughly mga 2 tablespoons ng butter. Take note mga papi ha, yung butter natin kailangan room temperature lang. Not cold, not melty, room temperature lang. So, sa pag-add ng butter, pakonti-konti lang siya. Make sure lang na fully incorporated na siya bago tayo mag-add ulit ng butter. Followed by powdered sugar, dito kayo nang bahala if gano'n nyo gusto katamis yung glaze nyo. Para sa akin, 1 cup ng powdered sugar is enough or 3/4 cup. I think mga around that measurement is yung sweet spot nya. Then add ulit tayo ng butter, sabay na natin ang milk natin. Ang milk natin is around 2 tablespoons lang siya. And gusto natin sa glaze natin, medyo runny siya. Hindi masyadong malapot, di rin masyadong malabnaw. Drizzleable lang siya. Tama ba? Drizzleable. Basta nadidrip siya. And after this cream cheese glaze, this is the time na tumahimik na ako. At panoodin nyo na lang to. Tito Jomar, ipasok mo na yan! Ang video namin at kung nag-enjoy ka, huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment at syempre, share mo na din para naman lumago ang YouTube channel natin mga papi. At kung bago ka sa aking channel, aba naman, mag-subscribe ka na. Ano pang inaantay mo? See you again next time and bago ko tuluyan magpaalam, asahan nyo laging 6 PM every other day ang upload namin. Yun lang, always keep safe. Peace!